Hello everybody, what is up? It's me, Antality, and for today's video, babalik tayo sa laro na kung saan ito ay nawala. Itong larong to ay nawala, at itong larong to ay tatawag na Anime Simulator, na dati Anime Fighting Simulator X, na may progress ako at biglang nawala. So yeah, let's go, let's join. So yun nga, ang nangyari nga lang sa ginawa ko is that nagkaroon na nga ako ng progression dito. So nagre-record pa nga ako niyan, mga intro kanina. Pero biglang nawala yung progression ko, nagloko yung computer ko. So ang gagawin ko ngayon i-continue tong journey na to, ano. I hate it so much. Pag nagka-crash pa naman yung Nvidia, nasisira lahat. All right. So ituloy na natin to. Punta tayo dun sa may 100 sa jump. So kailangan natin ng maraming jumps. Sayang yung recording session kanina, so yung intro ng yon. So, yun, ano nga ba mga sinabi ko sa intro kanina? So, itong game na to ay grindy. Sobrang grindy ng game na to. So, inuna ko na muna yung jump kasi para mas mabilis to dahil mahirap din to eh. Kung tutusin, spacebar lang, hold spacebar. So, may mga each category tayo dito sa larong to. So, meron tayong strength, defense, energy, sword, jump, and speed. So, ano nga ba yun? So yung sa mga every time na tumataas yung stats mo, nagkakaroon ka ng mga powers katulad niyan, rapid barrage dito sa strength, and yung mga iba lakpa, defense, kayan katulad niyan, king's aura, yung iba lakpa, energy, ito spiraling sphere, form a swirling ball of energy before unleashing it in a wind blast. So ito Rasengan yan, and then yung mga others meron din dito. Weapon, yan may air slash, water walk, equip natin yan para makapaglakad tayo sa water, and then flight, wala, tsaka super flight, jump, wala pa. Alright, so habang tumataas yung stats mo, nagkakaroon ka ng powers, nagkakaroon ka, syempre lumalakas ka din, of course. And then sa inventory natin, kanina may mga codes, may mga working codes kanina, so ilalagay ko na lang dito sa may right side na to, or sa left side dito, anywhere, kung saan man pwede, alright. So yan yung mga working codes na nakikita ninyo sa screen. Alright, now sa inventory, itong mga pets, so ano nga ba yung mga pets? Ito, katulad nito si Lee, increases training in speed and strength, increases strength and power, punching damage by 10%. So ayan, nakikita nyo na meron nga, pin pala yan, na meron nga dagdag stat boost yung mga pets natin, no? Depende yan sa rarity na makukuha natin, which is mamaya ipapakita ko sa inyo saan tayo pwede mag-summon ng mga pets. Alright, weapon. So, sa weapon kasi, as you can see, kaya tayo binibigyan ng weapon kasi nagdadagdag to ng, pampabilis to ng, ano, increase ng stats, no? Kasi dito sa may buong mapang to, wala tayong training ng weapon, kundi ito lang. So, each weapon nagkakaroon ng increased stats. So, ayan, katulad din to, katana, wooden katana, etc. So, maraming mga swords dito. Ito ay nakakatulong sa inyo para mas bumilis yung pag-increase ng stats ninyo. Now, next aura, ito yung mga aura. Dito mo lang yan makukuha sa mga rolls. Yan, 1 gem lang naman kada aura. So, sige, sample tayo. Alright, roll tayo isa. Ayan, katuloy niyan, love. O, skinip ko na yung love. Why? Kasi nakuha ko na nga. Ayan na nga. So, hindi ko na nga kailangan yung love. Alright. So, yun yung mga aura. Yung mga aura, ganito lang yung itsura mo. Yan sa mga aura. Yan, ganyan. Ganyan lang yung itsura mo sa aura. Alright? Okay? May parang aura lang na lumalabas. So, kasi tulad yan, science. So, meron nga tayong science. Balitan natin yung aura natin ng yan. Para lang makita nyo. Alright. Equip natin yung love. And then, there we go. Siyempre, may stance din yan. Diba? Science. Ganyan lang yung stance ata yan. Wala. Yun lang. Alright. Next. So, quest. Ayan, yung mga quest. May kita kayo dyan. Kung ano yung mga pwede nyo makuha. Dito. Sa dailies. Meron din. Sa weeklies. Meron din. Alright. So, trade, wala pa naman yan. Party, para hindi lang kayo mag... para hindi mo madamage yung kaibigan mo, no? Na nag-grind din, of course. Codes, ayan nga. Pinakita ko na nga sa inyo yung codes. Now, sa mga game passes, ito yung mga game passes nila. Meron tayong auto-click para hindi ka ma-AFK, so hindi ka ma-kick. May mga game passes din dito na 1.5 strength. So, Robux din yan. Coins, of course. Gems. And then dito sa mga boost, sa may codes na nakuha natin kanina, so meron training boost dito, no? Training boost 1R. Tatlo yung makukuha ninyo, so yes, gamitin nyo na para mas mabilis yung pagtitrain ninyo. So yan, nakikita nyo, almost done na tayo sa may
jump natin, no? Almost 10k na tayo dyan. Transformation, alright. Pag-usapan natin yung transformation fruit. So, meron dito, meron ditong makukuha ka ng fruit. So, meron din dito, dati marami, no? May parang Kurama ka na pwede kang mag-spawn ng maraming Rasengan, ganun. Pwede kang mag-transform into Kurama. Na, yung video na ano ni Naruto. Alright. So, since tapos na nga tayo sa may jump, punta naman tayo doon sa may speed. Mag-train naman tayo ng speed ngayon, which is dun sa treadmill. So, ipapakita ko sa inyo yung each category kung saan kayo pwede mag-training at mas mabilis yung pag-increase ninyo ng stats, alright? So, ayan nga. Then, dito naman sa may stats, so, nakikita nyo may 800 coins, 800 coins, 400 coins, 400 coins. So, dyan sa may stats na yan, wait, takbo muna tayo dito. Ayan, there you go. So, pwede ko naman yung hold yung W para pang pinapakita yan. Alright. So, dito naman sa mga weapons, as you can see, ayan, weapon speed. So, may mga coins dito. So, ano nga ba tong coins na to? Ito ay nakakapagdagdag ng multiplier. So, para mas bumilis yung pag-increase ninyo ng stats. So, para saan nga ba yun? So, ayan, nakikita nyo, multiplier. Kanina kasi ang multiplier lang natin is like 1. And then, every time you upgrade, nag-i-increase ata by 2. So, ayan. Katulad niyan, meron tayong 4 multiplier dito sa speed natin. Kaya medyo mabagal-bagal. Hindi ko tulad ng jump natin, attack, defense, energy, mabilis. So, dito medyo mabagal pa. So, ang nakukuha lang natin yan is 30. Hindi katulad na sa jump tayo, 60 ang nakukuha natin. So, medyo matagal-tagal din to. So, try ko pa makipag-ano sa inyo kung ano pa ang may mahalaga dito. Ayan, miscellaneous, hindi ko nga alam kung para saan tong reroll token. So, wala akong idea para saan yung reroll token. So, ayan. Ngayon, ang gagawin natin is increase muna natin yung speed natin para mas mabilis, no? So, fast forward na tayo dito. So, ayan na nga, guys. As you can see, malapit na nga tayo sa 10k. Nasa 9k na nga tayo. Almost done na nga tayo dito sa may speed natin. Medyo matagal. Hindi ko alam kung ilang minuto ang nakalipas para lang doon. 9.5 na tayo, almost done. So, ilang kembot na lang yan, ilang takbo na lang yan, tapos na tayo. So, dati nung nilaro ko tong larong to, ang daming nangyari. Marami. Nakakatuwa tong larong to dati. Grind, PvP, etc. So, yan. Tapos na nga tayo dito sa may ating pag-grind. So, punta na ulit tayo sa may gitna para kausapin natin si Third Hokage. Alright, nandito na tayo sa main gitna, sa Terminator Dokage. So nga pala, ito, nakalimutan ko ipakita sa inyo. So ito, leaderboards lang yan. So ito yung playtime rewards, no? Dito makakukuha kayo ng mga gamit or like coins, etc. So katulad nyan, 500 gems makukuha nyo, training boost 1.5, ayan, currency 25. So ayan, may mga makukuha kayo dyan, may mga... So laro lang kayo ng laro ng ilang oras. So yun lang ito, oh, warrior. So, usapin natin si Third Hokage. You seem a bit too squishy. Let's, yan, 10k defense. So, alright, magpa-farm tayo ng 10k defense. So, ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina na ito yung mapa na kung saan, saan kayo pwede mag-training. So, ilan na ba defense natin? 1k. So, meron, katulad nyan, hanapin natin kung meron tayong 1k defense dito na pwede pag-trainingan. And, wala. Alright. Since wala, pupunta lang tayo dito sa may 100 defense na to. So, ito yung mapa. So, itong mapa na to, kung saan ka nakaharap, yun yung kaharap mo. Alright? So, kung saan yung location from left. So, left, ito na yon, right, right, ito na yon. Alright? So, pupunta tayo dito sa may 10k def, 100 defense. So, kasi since wala namang 1,000 defense na para mapag-train ka. Alright? So, dito Blue Fusion. Ayan, available na yung ninja natin. Kuhain na natin yan para mag-ninja na tayo. So, kada increase mo ng rank, nakakaroon ka ng increase token. Ayan, may increase coins ka dyan na nakukuha. So, sa dulo is 5,000 token per minute, 500 coins per minute. So, malaking tulong din yan, no? So, hanggang pabutin lang natin hanggang dito kay Pirate. And then, that's it. Next natin, of course, Ghoul sa next video na yan. So, alright. Punta muna tayo dun sa may pan-defense natin, no? So, dito yon naka-lugar. So, one defense dito ay may kita ninyo. Si Merian, yung boat. So, increase natin yung speed natin tsaka yung weapon natin. Kasi weapon muna yung increase natin. So, sa dailies natin na quest, so, meron dito nakalagay na, yan, increase strength, defense, blah, 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 for I don't know ilan. So, may makakuha ka mga gems dyan. So, syempre, kuha nyo na rin yan, guys. Malaking tulong din yan sa inyo.
So, pwede na tayo mag-fly, if I'm not mistaken, right? Okay. Power. Yan, pwede na tayo mag-fly, which is... pangit pa yung fly natin. Ganyan lang tayo mag-fly. So, ayaw gamitin. Mabagal pa yan. Sobilis na tumakbo. Alright, so train tayo ng 10k defense. So, papabilisin na natin to. Of course, hindi na natin patatagalin to. Pabilisin na natin. Fast forward na natin to hanggang sa ma-reach natin yung 10k defense. So, ayan na nga. As you can see, malapit na nga natin ma-reach yung 10,000 defense. So, matatapos na tayo sa pag-grind natin ng defense. So, syempre, sunod na to strength and I don't know. Alright, there we go. Tapos na nga tayo sa main defense. Alright, let's go back to the spawn. O yan, nandito na nga tayo sa spawn. So ngayon, kausapin natin si Third Hokage. Prepare yourself for your next weapon and power. This will push you to the next level. 10k weapon and 10k strength. Alright. Okay, let's do this. So, weapon muna tayo. Yan, edge weapon 180. So, check muna natin kung saan natin pwede makuha yung strength. No? So, ilan na ba yung strength natin? Strength natin is 2k. So, meron ba tayong pag-increase ng strength yan? No. So, doon pa rin tayo sa may 100 strength na makukuha natin. Alright. So, mag-grind muna tayo ng sword since wala naman tayong ano ng sword. Alright, let's grind this. Alright. So, and 10k strength. Alright, next. 10k strength. 10k sword. Alright. So, next. Strength naman tayo. Dito tayo ulit. Alright. Pwede ba kahit hindi na lang tamaan yun? Alright, pwede. Hindi natin makukuha yung ino eh. Yung isang gym, yung gym dito. Kasi since kailangan 10k strength ang requirement. So, hindi natin siya makukuha. Ayan. Sige, farm lang tayo ng farm dito. So, ayan na lang natin itong mag-farm. Hanggang sa makita natin. Hanggang sa ma-reach natin yung 10k strength. And that's it. Kaya natin kung makukuha na natin yung ghoul. So, para mag-increase na yung ating chance of, para magtumaas na yung ating gold currency, no, yung makuha natin sa gold. So, yan, naka 9k na tayo, and there we go, 10k strength, we're done. Alright, so, kasapin na natin sa Third Hokage, tignan natin kung nasasabihin niya, are you ready to have more explosive and range attack? Train 100k energy, good luck, stranger. So, yun na nga. Magte-train na tayo ng 100k energy at may nakuha tayong bagong weapon, the soul cutter. Ayan, 50 times na. So mas mabilis na yung pag-increase natin ng ano, pag mas mabilis na yung pagkuha natin ng ano, 600. Okay, so usapin natin si Blue Fusion. Tignan natin kung pwede na ba. 10k strength, 10k defense, 10k. Why is it locked? Why is it still locked? Why? So, requirement 10k strength, 10k. Energy ko is not yet 10k. Alright. So, since hindi pa 10k yung energy natin, kuhaan natin, gawin na natin 10k yan. Yeah, wala pa rin. Alright. So, farm muna tayo dito. 60-60 until sa ma-reach natin yung 10k. Upgrade na natin yan para okay. Upgrade natin yung speed. Kailangan natin upgrade yung speed. Okay, there we go. So, para mas mabilis yung pag, ano natin, no? Pag upgrade na, pag farm natin, no? 120, ayan. So, pa-reach po na natin ng 10k yung ating energy. And then, once ma-reach natin yung energy na 10k, lilipat naman tayo, no? Air slash and rapid slash. So, sa rapid slash, gawin na lang natin itong, siguro? Tingnan lang natin yan. So, hindi ko alam ang itsura ng rapid slash eh. Ayan natin. Woo! So, i-move mo lang yung mouse mo para doon lumipat. Alright. So, train ulit tayo ng ating energy. Kailangan natin ng energy. 10k energy, please. Para mas mabilis na yung ating pag-farm. So, konti na lang. 6,000 na yung energy natin eh. Konting tease na lang. Alright, so meron na tayong 10k energy, ladies and gentlemen. Ayan na nga. Punta na tayo dun sa may 10k energy. No? So, nasa right side lang. Alright. So, ayan. Paan tayo ng energy dito. Since may 10k energy na tayo, ilan na makuha natin dito? Tignan natin. 360. Ayan. Mas mabilis na. Much better, mas mabilis. Okay. So, farm natin muna tong 100k energy and let's upgrade into ghoul. So, ladies and gentlemen, as you can see, we are almost at 100k energy after how many minutes of grinding energies? We are now at 96,000. Of course, we are increasing. That's why nag-increase nga eh.
So, nasa 97,000 na tayo yung energy natin. So, 3,000 more and we're done sa energy natin. 99,000. And there we go. Alright, so back to lobby na tayo. I mean, back to deep. Oh no, wait. You can reset to teleport, right? There we go. Oh, wow. Look at that. It's actually nice. Alright, so kausapin na natin si Kurdo Kage. And there you go, your current flying speed is a bit too slow. I'll teach you how to fly even faster. 50k speed and 50k jump. Alright, good luck, stranger. Alright, so since meron na tayong gold coins and available na ang pirate, let's go. There we go, na-achieve na natin yung pirate, guys. So, oo nga pala, nakalimutan ko ipakita sa inyo. So, eto, hindi ko alam kung ano to. To be honest, I think ito ata yung sa mga, yan, yung pag-roll ng mga pets mo. So, katulad niya ni Sido, so meron siyang 50% na strength, tapos 75%, ito, depende yan sa mga nakakuha niyong mga unit, no, na mga pets, kung ano yung mabibigay nilang sa inyong stat increase. So, dito yan. So, as you can see dito, ngayon, si Minato ang ating mythical, so pwede niyong i-auto-delete yan. For example, ayaw nyo ng common, uncommon, rare, and gusto nyo may legendary lang or mythical. Ayan, automatic na madidelete yan kung ayaw ninyo yan sa meron ninyo, of course. So, yun nga guys. Sadly, hindi na pwede mag cinematic video dito, cinematic mode dito. So, yun nga guys. Doon na nagtatapos ang ating video. Na-reach na natin yung pirate. So, in the next video, of course, expect more. Diba? Tatapusin na natin tong Heroes Flight. Makukuha na natin yung mas mabilis na flight natin. No? So, kung na-enjoy nyo tong video na to, guys, huwag nyo kakalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment down kayo below kung gusto nyo pa ng anime simulator na video. And malapit na ang ating live stream, no? This Saturday, magla-live stream tayo para sa may update 5. The new update of Anime Defenders. So, I will see you guys in the next video. Maraming salamat sa panonood. 828 subscribers na tayo and we are still increasing. So, huwag niyong kakalimutan yung sinabi ko sa mga previous video na kapag nag-reach tayo ng 1,000 subscribers before the end of August, mag-giveaway tayo. So, I will see you guys in the next video. Peace!